Magandang umaga po, ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Paeng. Si Bagyong Paeng nga po ay bahagyang lumakas. Ito nga po ay umaabot na yung kanyang lakas na sa 90 km per hour, malapit yan sa gitna. At may pagbugso po yan na aabot na 105 km per hour. Kumikilos nga po ito papuntang westward sa bilis na 15 km per hour. At kung mapapansin nga natin, bahagya rin pong bumilis yung pagkilos ni Bagyong Paeng. At asahan na nga po natin yung mga pag-ulan at yung ating minomonitor naman na isang low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinaas na nga rin po ng bagong pag-asa DOST ang storm wind signal number 2 sa parte ng Northern Samar, dito nga po sa may Catanduanes at eastern section ng Camarines Sur sa Albay, Sorsogon, nakataas na po ang signal number 2. Signal number 1 naman po dito sa may Surigao del Norte at eastern section ng Surigao del Sur, sa Dinagat Island, Southern Leyte, sa Leyte, northern section ng Cebu, Biliran, Eastern Samar, Samar at Masbate, naka-signal number 1 na rin po tayo dyan sa Tigaon Island. At dito po sa may Camarines Norte, western section ng Camarines Sur, Quezon, Marinduque, sa may Laguna, nakataas na rin po ang signal number 1, Rizal, Polillo Island, nakataas na rin po ang storm wind signal number 1, maging dito nga po sa may parte ng Romblon, nakataas din po ang wind signal number 1. At ito naman po ayon sa ating National Oceanic at Japan Agency, ito naman po yung forecast track na posibleng daanan ni Bagyong Paeng. Dito nga po, posibleng nga po siyang dumaan sa may parte ng Catanduanes, sa may coastal water ng Catanduanes. At pagkatapos po niyan, pagdaan po niya sa coastal water ng Catanduanes, dediretso na po yan dito sa may parte ng Pulilio Island. Posibleng nga po na magkaroon ng landfall scenario dyan sa Matangkap sa may Pulilio Island. At papasok po yan dito sa may parte ng Umiray Aurora at dadaan po yan in between na Barrio Militar at General Tino. Pagkatapos po niyan dumaan dyan, dadaan naman po yan sa pagitan din ng Kabanatuan at ng Santa Rosa. At pagkatapos naman po, dediretso yan sa may Quezon. Tapos lalabas po yan ng Ramos. Tuloy-tuloy po yan, may posibleng landfall scenario dyan. Tapos dadaan po yan sa southern portion ng Bayambang at ng Bugalyon. At pagkatapos po niyan, mag-exit po yan sa may parte ng Tangkarang, Bani at San Simon. Diyan po yan ang posibleng exit ni Bagyong Paeng. At kung mapapansin nga natin as typhoon category, pag tumama na po yan sa ating Sierra Madre, yan po ay bagyang hihina na hanggang sa lumabas ng ating bansa. At makikita nyo posibleng mag-intensify muli pag nasa karagatan na. At ito naman yung ating sa bagong pag-asa DOST. Kung mapapansin nyo nga po, nasusunod na rin po ng bagong pag-asa DOST yung inilalabas ng European Centre. Dahil ang labas na nga po simula pa kahapon ng European Centre, dito nga po yung unang talagang dadaanan na ni Bagyong Paeng. At ngayon nga po, medyo yung nilabas nga po ng European Centre, mas bumaba nga po ng konti. Magkakaroon ng landfall scenario dito sa may parte ng Catanduanes at dadaan sa may parte ng Bicol. At papasok pa rin po yan dito sa may parte ng Central Luzon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito na nga po yung ating sa European Centre or European Center. Okay? Ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario. Dito nga po sa may parte ng Catanduanes, mapapansin nga po natin yan. Possible po mag-arrive na yan ng Saturday, October 29 ng madaling araw. Posible po magkaroon ng landfall scenario sa may Catanduanes. Dadaan po yan in between si Roma at Tinambak. Pagtapos nga po yan dumaan sa may si Roma at Tinambak, dadaan po yan sa Mansalayan. Tapos lalabas po yan sa may Santa Elena. Dediretso po yan ng Pulilio Island. Tapos papasok po siya dito sa Central Luzon sa may San Marcelino. Tapos ang pinakadireksyon na po niyan, susunod na po yan sa may San Miguel, Arayat, in between na Concepcion, Mabalacat. At dito nga po yung pinaka entry point niya pa bago yan lumabas,
sa may Bamban. At pinaka-exit point naman neto dito sa may Impanta, Pangasinan. Again, inuulit natin ano, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. At kung mapapansin nga po natin, no, yung sa European Centre natin, yung kanyang forecast track, no, halos bahagya lang nagbabago na. So meaning po, possible, alin po dyan sa mga posibleng daanan niya yung magiging accurate. At sa ngayon nga po, yung isang minomonitor natin na low pressure area sa labas ng ating bansa ay posible pong maging isang ganap na bagyo. At papasok po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng gabi ng October 31. No? Kung sakali nga man po hindi magbago senaryo nito, ito nga po yung posibleng tawagin si Bagyong Queenie. At kagandahan naman po ngayon sa ating advanced weather forecast dahil posible nga po itong humina or maging low pressure area bago po yung magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Visayas. Dito nga po makikita natin as tropical depression, bago po yan mag-landfall, magiging po yan isang low pressure area sa ngayon. Again, inuulit natin ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga po no, sa mga posibilidad pa na pagbabago ng mga minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa.